Kayo na po ang lahat. Di ba po ang Jesus na Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Di ba po ang Jesus na Nazareno? Tayo ngayon ay magpibon at sambahin ang buon. Magtiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Di ba po Jesus na Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, tinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Di ba po ang Jesus na Nazareno? Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Heso Kristo naway sumainyo. At sumayo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni San Antonio de Padua, pari at pantas ng simbahan. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibinigay sa iyong sambayanan si San Antonio bilang mahusay na tagapangaral at tagapanalangin para sa mga pangangailangan. Sa pagtulong niyang masundan namin ang ulirang pamumuhay, madamanawa namin ang iyong saklolo sa kagipitan sa pamamagitan ni Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong panahong iyon, si Nabat ay may ubasan na nasa tabi ng palasyo ni Akab, hari ng Samaria. Nagustuhan ni Akab ang ubasan, kaya't sinabi niya kay Nabat, "Ibigay mo na sa akin ang iyong ubasan, at gagawin kong taniman ng gulay pagkat malapit sa aking palasyo. Papalitan ko ng mas mainam na ubasan o babayaran sa iyo." Ngunit ganito ang naging sagot ni Nabat, "Patawarin ako ng Panginoon, ngunit hindi ko po maibibigay sa inyo ang pamana sa akin ng aking mga ninuno." Umuwi si Akab na malungkot at masama ang loob dahil sa sagot ni Nabat. Nagkulong siya sa kanyang silid, hindi makausap at ayaw kumain. Nilapitan siya ni Reyna Jezebel at tinanong, "Ano ba ang isinasama ng loob mo at di ka makakain?" Sumagot ang hari, "Kinausap ko si Nabat na taga Jezreel at inalok ko siyang papalitan o babayaran ang kanyang ubasan. Ngunit tinanggihan ako at ang sabi, hindi raw niya maaaring ibigay sa akin ang kanyang ubasan." Wika sa kanya ni Jezebel,
halika na, kumain ka, at huwag ka nang malungkot. Iririgalo ko sa iyo ang ubasan ni Nabat. Gumawa ang reyna ng ilang sulat sa ngalan ng hari, tinatakan ng pantatak ng hari, at ipinadala sa mga matatanda at namumuno sa lunsod na tinitirahan ni Nabat. Ganito ang sabi niya sa sulat, ipag-utos ninyo ang isang pangkalahatang pag-aayuno. Patayin ninyo si Nabat sa harapan ng karamihan. Kumuha kayo ng 2 upahang saksi na maghaharap ng ganitong sumbong laban sa kanya. Pinungayaw niya ang Diyos at ang hari. Pagkatapos, dalhin ninyo siya sa labas ng lunsod at batuhin hanggang mamatay. Tinupad ng matatanda at ng mga pinuno ng lunsod ang utos ni Jezebel. Ipinag-utos nila ang isang pangkalahatang pag-aayuno at iniharap sa madla si Nabat. Lumabas ang 2 saksi na inupahan at siya'y pinaratangan ng ganito. Tinungayaw ni Nabat ang Diyos at ang hari. Kaya't si Nabat ay inilabas ng lunsod at binato hanggang mamatay. Nagpasabi agad sila kay Jezebel, patay na po si Nabat na taga Jezreel. Pagkatanggap ng gayong balita, nagpunta si Jezebel kay Akab at sinabi rito, hayan, kunin mo na ang ubasang hindi mo mabili kay Nabat. Hindi na siya makatututol. Patay na siya. Nang malaman ni Akab na patay na si Nabat, pumunta siya sa ubasan upang angkinin yun. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ako'y dinggin, pagbigyan sa aking daing. Panginoon, ako'y dinggin, pagbigyan sa aking daing. Ako'y dinggin, Poon, aking Panginoon. Sana'y pakinggan mo ang aking panaghoy. Diyos ko at Hari, lingapin mo ngayon itong tumatawag at napatutulong. Panginoon, ako'y dinggin, pagbigyan sa aking daing. Ang gawang masamay, di mo kalulugdan. Ang gawaing hidway, di mo papayagan. Ang mga palalot masasamang asal, iyong itatakwil at kasusuklaman. Panginoon, ako'y dinggin, pagbigyan sa aking daing. Parurusahan mo yaong sinungaling, pati mararahas at ang mga taksil. Panginoon, ako'y dinggin, pagbigyan sa aking daing. Magsitayo na po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal ka nino man upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung sapilitang ipapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo at huwag mong pahindian ang nanghihiram sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ang tanong, nakakatulog ka pa ba? Nakakatulog ka ba sa kabila ng nakuha mo ang gusto mo? Material na bagay man yan, o kaya maparelasyon, o so kung ano mang bagay na minsan pag gusto mo, kahit na mayroong maagrabyado, mayroong masaktan, mayroong mahirapan, wala kang pakialam. Kaya ang tanong, nakakatulog ka ba pag ganyan? Kasi kung nakakatulog ka, malaki ang problema mo. Pero kung disturb ka, at least may hope pa, may pag-asa pa na hindi ka pa lubusang nagpapasakop sa kasakiman o kasamaan. Alam mo pa na may mali. Alam mo pa. Disturb ka at salamat. No, salamat sa Diyos kapag disturb ka pa. Kasi kung wala lang sa iyo, normal na sa iyo, may napatay, may namatay, may naghihirap, may nasirang kinabukasan dahil sa kapritsyo mo, mananagot ka sa Diyos. O kaya, sana nga, sana lang talaga, makatulog ka ng mahimbing. At sa atin pong ebanghelyo, yung inapi, paano ang dapat gawin? Kasi sa unang pagbasa, yung nang-aapi. Diba yung hari, si Akab, yung kapritsyo niya na sa kabila ng mayroon na siyang kaharian, pinag-intrisan yung kakapiranggot na lupa ni Nabat at sa tulong ni Jezebel, gumawa ng kwento, mapasaka nila lang yung lupa, ipinapatay si Nabat, pinagbintangan para mapatay ng taong bayan. Pero tahimik si Nabat. Sa Ebanghelyo, ang sabi ni Jesus, hindi pwedeng pairalin yung batas, yung naunang batas, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Kasi kung mangyayari yan, lahat tayo bungal na. Lahat tayo bulag na. Kung gantihan tayo ng gantihan, hindi matatapos. Kung gantihan tayo ng gantihan, at kung magpapasakop ka sa paghihiganti, sa sama ng loob, sa kasamaan, eh wala talagang kapayapaan sa mundong ito. Hindi mo talaga mararanasan yung peace of mind na gusto mong maranasan. Kasi marami po sa inyo, no? Marami sa atin, ano bang pinag-aawayan?
Ano bang pinagkakasiraan natin? Lupa, pera, utang. Na hanggang ngayon, tumanda na tayo't lahat, dala-dala pa rin natin yan. At sa tuwing nagkikita-kita, nagliliyab ka, nagngingit-ngit ka sa galit, o anong napapala mo? High blood, alta presyon, cancer, kung ano-anong sakit. Para, alam ko, mahirap po itong gawin, no? Pag sinampal ka sa kanan, bigay mo pa yung kaliwa. Kung kaya mo ng literal, why not? Pero sa tingin ko, no, isang bahagi nito ay yung reverse psychology na tinatawag. Kasi yung mga away sa iyo, gagalitin ka talaga nito. Yung ihuhulog ka, tinatrap ka lang nito eh. Kaya nga ngayon, no? Dati tahimik naman ang buhay niyo, no? Tahimik ang buhay natin nung walang social media. Pero ngayon, ano niyo, mas tahimik ang buhay ng isang tao kapag hindi siya babad, hindi siya tutok sa social media. Tingnan niyo rin, ha? Tingnan niyo rin. Yung napupuyat ka, kakabantay, no, kung ano man ang ipopost tungkol sa iyo, tapos pag mayroon kang nakita, re-replyan mo, magsasagutan na, hindi na kayo ang kasama, hindi na lang kayong dalawa, buong mundo na nakikihalo sa usapan. Anong napapala natin? Pero muli, nagsisimba ka. Katoliko ka kung ituring. Itong pamamaraan ni Jesus, tamang-tama ito para sa atin kung susundin natin. Kasi kung yung batas, mata sa mata, ngipin sa ngipin, walang katahimikan dyan. Sadyang may mga Jezebel sa paligid natin. Pag sinabing Jezebel, no? Yung asawa ni Acab, na talagang gagawa ng paraan para lamang makuha yung gusto sa kahit anong paraan, kahit mali, kahit nakakasakit. Pero hindi ikaw, huwag kang maging Jezebel, kundi yung alagad ni Kristo na sumusunod sa Kanya. Iyon ang buhay ng Kristiyano eh. Hindi pwedeng mabuhay sa paghihiganti, sa kasamaan. Hindi yon ang alagad ni Kristo. So mamili ka. Pag nilayan mo, alagad ka ba ni Jezebel o alagad ka ni Kristo? Masasagot naman yan kung paano tayo nagre-react sa mga negative na tao sa paligid natin. Awayan ka man, siraan ka man, nasa sa iyo kung paano ka sasagot, kung paano ka magre-retaliate. Sana yung paraan ni Jesus ang gamitin natin sa pag-retaliate. Amen? Magsitayo na po ang lahat. Napakabuti sa atin ang ating mapagmahal na Ama. Manalangin tayo sa Kanyang mahabaging pag-ibig na nagbunsod ng ating mabuting pakikitungo sa ating kapwa. Ang ating pong itutugon, Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Bilang bayan ng Diyos, naway maisabuhay natin ang batas ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang ating mga kaaway, maging yaong mga nagkasakit at nakagawa sa atin ng masama, sa anumang paraan,
naway mapatawad natin. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Atin nawang maiwasan ang pagkakahiwa-hiwalay at pagkamakasarili para maiwaksi ang kasamaan sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang mga pinaging manhid ng pagkakasala, naway hipuin ang Espiritu ng Panginoon upang magbalik loob sila at magbagong buhay. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang ating mga mahal na yumao, naway ligtas na maakay pauwi sa piling ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Idalag din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya, ganun din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito ay inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming mga gumaganap sa paghahain ito ay puspusin nawa ng kaloob ng Espiritu Santo na kaliwanagan ng pananampalatayang lubusang sumikat kay San Antonio para ang kadakilaan mo ay mahayag sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Antonio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't sa Yesu Kristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay napapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, pagsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya,
Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Paghalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod na po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming tumanggap sa banal na pakikinabang ay dumadalangin sa pagbubunsod ng pangaral ni San Antonio upang mamalagi nawang tumatanaw ng utang na loob sa kinamtan naming iyong mga idinulot sa pamamagitan ni Jesucristo, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Antonio de Padua. O San Antonio de Padua, banayad at makapangyarihan sa pagtulong, ang iyong pag-ibig sa Diyos at sa kanyang mga nilalang ay dahilan upang ikaw ay maging karapat-dapat na italagang tagatulong sa madlang nangangailangan. Kahit nung ikaw ay nabubuhay pa, ikaw ay pinagkalooban na ng kapangyarihan na magkaroon ng mapaghimalang kapangyarihan. Ang pagpapala ay naghihintay sa iyong salita na handa mong ipagkaloob sa mga nagsusumamo.
Sa ganitong pag-asa, ako ay nananalangin na iyong ipagkaloob sa amin ang biyayang ito. Sambitin niyo po ang inyong mga kahilingan na nais niyo pong idulog. Ang kasagutan sa aming kahilingan ay maaaring mga ilangan ng himala. Ngunit ikaw ay banal na mapaghimala. O mapagmahal na San Antonio, may pusong umuunawa sa mga nangangailangan. Ibulong mo po ang aming kahilingan sa banal na sanggol na si Jesus na iyong inibig at pinaglingkuran sa buo mong buhay. At ito po ay tatanawin naming malaking utang na loob sa iyo at kami nangangakong magiging masunurin sa kalooban ng Diyos at mamumuhay na bilang isang mabuting Kristiyano. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Tasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.